No, so replicate lang natin itong sinabi ni Sir Sir Nico, no? Yung nangyari sa PC version niya, nung nag-assign na siya ng license, hindi masali kasi under revocation. So, ito papakita natin. Eh, doon din naman naka-assign daw dati. So, same na ito. Itong mini PC natin, ito yung license po niya. So, since nag-reflash tayo, magiging old license tayo ito. Okay? So, itong license na to ang gagamitin natin para maibalik din sa device na ito. Okay, so try natin. Check muna natin if success yung pag-reflash natin. Okay, so kung makikita po ninyo, register device pa kasi bagong device yung labas na ito kapag i-reflash natin. So, register tayo. Ayan, so kung makikita po ninyo, kailangan i-register yung device, lalo na yung mga mini PC kapag after reflash. And of course, hindi lalabas yung license, yung old license na ito kasi bagong device ID na. 07F89. So gagawin natin yung situation na ginawa ni Sir Nico. Nag-assign daw siya ng license at hindi niya makikita itong license na to. 07F89 kasi wala sa selection or dahil revocation daw, under revocation. So, try nating ipakita lahat ng licenses ko. Show a lot, no? Yan. As you can see, mga boss, yung 07F89, hindi mo makikita dyan. Bakit? Kasi hindi mo pa siya ni-remove sa old device ID. Kahit na i-search mo pa yan, tatapusin natin ha, baka sinabi, ano, hindi ko tinapos yung list. Ayan. Ayan. Walang 07F89 sa dulo. Ayan. Kahit na i-review nyo pa yung video na to. So, ano ang gagawin? Gusto mong specific search. Kahit na i-search mo pa yan, walang lalabas. There are no records to show. Bakit? Kasi hindi mo pa na-remove yung license from the old device. Tingnan mo ang mangyayari kapag ni-remove na natin. Baka ito yung kulang mo, boss. Devices. 07F89. Ayan. So, ito yon. So, anong sabi dito? 07F89 states na itong license na to, this license has been revoked from a device. You cannot transfer this until the probation period is over. But you can assign it to your device temporarily. Big sabihin na to, boss, yung sinabi mong license na under revocation na hindi pwedeng i-assign, si Pisofy na mismo nagsabi na pwede siyang i-assign temporarily. And magiging permanent siya after 30 days. Kasi naka-probation siya ng 30 days. Kapag katlagpas na ng 30 days, magiging permanent na po yan. Okay? Ang hindi lang pwede sa kanya, you cannot transfer this until the probation period is over. Anong ibig sabihin? Hindi mo pwedeng i-transfer sa ibang email. Itong machine na to, hindi mo pwedeng i-transfer sa ibang pagmamayari dahil under probation period pa siya. So yung sinasabi mong hindi magamit yung license because under revocation period, may mali na doon. Okay? Gagamitin natin yung ano, itong license na to, gagamitin natin doon sa device mismo. Okay? Papakita ko sa iyo. But first, we have to remove it first. Paano gagawin? Ito. Click mo yung device ID and then just click remove. So, ito yung license. Tama? Yan. License key. Dapat i-remove mo first. Para pag nag-assign ka ng license, maging available sa doon sa selection. Papakita ko sa'yo. Balik tayo dito. Admin panel. Ito, papakita ko, boss, ha? Reload tayo para lalabas yung assign. Ayan, assign a license.
minsan matagal yung respond ng server natin. Baka pagka in case na ganito, pwede mong erekta, no? Pwede mong erekta sa PLDT mismo yung Wi-Fi na merong internet connection. Ayan. And then refresh mo lang. Okay. So, eto na yun, no? Mag-a-assign ka na ng license. As you can see, eto, makikita mo yan dito sa baba. 07F89. May tatlong sa Bendo. Available na siya. Kanina hindi ito available, di ba? Wala siya sa selection. So, kapag in-okay ko yan, magagamit mo na siya. So, hanggang dyan lang, boss. At least, pinutunayan ko lang na pwedeng magamit yung sinasabi mong hindi magamit na license under revocation. At nakikita mo naman na klarong-klaro na nagamit ko. Okay? So, sa mga kasama natin dyan na may gantong situation, ganun lang po yung gagawin. If yung license po ninyo is nakabind dun sa old device ID, kailangan nyo pong i-remove po yun para magiging available po ulit. It doesn't matter if under revocation or hindi. As long as na-remove mo sa old device ID, pwede mo yung magagamit sa bagong device. I-assign mo lang at makikita mo po yun sa selection. Ayan, maraming salamat.